Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo mga daddy ko, mommy ko, tropa ko, and welcome sa aking channel, ang Daddy Cool World Channel. So, for today's video, as you can see, solo na naman ako, pero sa ngayon ay kumakain ako. Ito ay isang potato salad. No? Well, kasi I'm undergoing Kim Domingo challenge and I need to do diet. Okay. So, solo pa rin ako dahil sa baby mat-mat ay wala pa rin. Until now. So, yun. But, syempre, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagkakwentuhan. And, ang pagkakwentuhan naman natin ngayon is part 2 ng mga uri ng mga boss. So, yung kahapon ay yung part 1, ngayon naman yung part 2 ng mga boss. Kasi, ito talagang relate ako dito. So, medyo marami na rin ako naging boss. So, ito lang yung mga na-experience ko and then yung sa ibang mga nakita ko. No? So, yun. I think marami na namang makaka-relate dito. Okay? Tara, kuntuhan tayo. Anjon. Yung una natin sa mga uri ng boss. Gusto yung tinatawag kong ano? Diba? Patay mali siya. Patay mali siya. Yun. Ito yung mga uri ng boss na mahilig manisik. Sisi ng sisi. Namantala lang siya yung boss. No? Ito yung mga uri ng boss na ayaw masisita ng mga big bosses. Either hindi lang talaga yung ano niya, gusto niya, ayaw niya lang, or gusto niyang ma-increasean, or maano, ma-promote. No? So, ang gagawin itong mga boss na to, ito yung ano eh, yung bawa may paggagawa. Papagawa sa'yo, ganyan-ganyan. Tapos, yung isa yung mga details. Yan. Pag nagkatanungan na, tapos, medyo pangit yung naging impression ng pinaka-boss niya. Sasabihin niya, ay galing yan kayo dito. Ay galing yan dito. Ay galing yan dito. Ay si ano magaling. Ganyan na yan. Pero, kapag maganda ang feedback ng boss, laging sa kanya ang credit. Di ba nakakasa? Alam ko maraming ganitong boss na palaging itinuturo na lang yung mga empleyado niya kapag nagkakaroon ng mali. Di ba? Imbis na i-encourage yung empleyado niya talaga naman puro sisi na lang. Kung sabi, ay, patay, mali na naman siya. Ganyan lagi yan. Kaya nakakabusip ko sa mga boss na to. Yung tipong, yung kaya talagang masisi. Diba? So, dapat yung mga boss, actually, dapat hindi sila boss eh. Leader sila. Dapat nililid nila yung mga under sa kanila. So, alam, alam ko ba kung paano mga gato. Pero, kung ako, yung boss, kung ako sa inyo, tip ko sa inyo, kung yung boss nyo ay ganito, talagang medyo resign na kayo. No? Pero, huwag kayo magre-resign nang wala kayong nilipatan dahil napakahirap talaga. Ang gawin nyo na lang, gamitin nyo yung internet ng kumpanya para maghanap kayo ng ibang bad boy. So, yun. Kung halimbawa pag-uwi nyo at talagang busit na busit kayo sa boss nyo, pag-uwi nyo mag-internet kayo at maghanap na kayo ng ibang trabaho dahil wala kayong patutunguhan dito kundi puro sakit lang ng ulo. Okay? Okay. And yun. Yung next natin sa mga uri ng mga boss, yung tinatawag kong probinsya, no? Ito yung mga uri ng boss na hindi ko alam kung sila ba ang nagpapasahod sa empleyado. Pero ito yung mga uri ng boss na ayaw talaga mag-regular. Ayaw mag-regular ng empleyado. Hindi ko alam kung bakit.
No? Yung tipong 4 taon na, 5 taon na yung empleyado, pero agency pa rin. Although, sa ngayon, eh, pinagbawal na ni Duterte yung, ano, yung contractualization, so marami na naging regular. Ewan ko lang sa iba kung susunod yun. No? Pero itong mga boss na yung talagang bubulukin ka. No? Yung papaasahin ka, papangakuan ka ng ganito, na magiging regular ka after ng ganito, basta galingan mo na. Pero pag sumabli ka ng konti, wala. After 2 years na naman ang inyong regularization. Pag lumalapit na yung araw na yun, eh, talagang yung gagawa siya ng parang para pumalpak ka. Tapos, makaka-affect yun sa magiging performance mo at hindi ka mare-regular na naman. So, sa mga boss na rin ko, siguro mga 2-3 beses, kumbawa 6 years yan, na hindi ka pa rin nare-regular, eh mag-isip-isip ka. At yun nga lang, siguro mga 2 years, ano pa, dapat 6 months kasi, di ba? Yung parang siguro 1 year, nag-ano pa, lalo na fresh grad ka, siguro medyo mapapalampas mo pa. Pero pag 2 years ka nang hindi regular, ah, mag-isip-isip ka na. Kung maging stay ka dyan, ha? Maraming iba dyan. Yun nga lang talaga, sa panahon niyo, eh, napakahirap maghanap ng trabaho. Kaya kung ako sa inyo, medyo kung ganun man ang sitwasyon niyo, mag-ipon muna kayo. Mag-ipon kayo. Then, para pag naghanap kayo ng trabaho, eh, meron kayong panggastos. Okay, lalo na kung may pamilya kayo, talagang napakahirap. Kaya yung iba nag-i-stay na lang kahit usit na sila sa boss nilang ganyan na hindi sila ma-regular-regular. No, yung 5 taon na hindi pa rin na-regular. Kung di pa magkakaroon ng bagong manager, hindi sila magiging regular. Okay, so, palagi kang probe. So, sa mga empleyado na katulad ko, huwag kayong papayag na after 6 months, eh, probe pa rin na yun. Dapat regular kayo, nasa batas sila. Okay? Okay. And yun, yung next natin, sa mga uri ng mga boss, is yung tinatawag kong downgrade. Downgrade, kaya. Ito yung mga uri ng boss na umatol sa mababang uri ng empleyado. Mababang uri eh, masama. Hindi. Kumbaga, ito yung boss, tapos umatol siya sa yun. Ewan ko, sa hindi boss. Kumbaga yung sexy lang, diba? Mahaba lang yung legs, malaki lang yung balakang yan. So kumatol siya. Ito, kadalasan to, ito yung mga meron ng asawa at anak na panay trabaho na lang, so hindi na makatikim. Lalo na't malayo yung inuuwian, so ang ginagawa, tinitikman yung empleyado nandoon na. No? At ang kapal pa ng mukha. Doon pa mismo, sa opisina, gumagawa ng kalokohan. Hindi na nahiya. Ng babae na. O ng lalaki na. Doon pa gagawin sa opisina. At ito naman, yung pinatulan ng boss. Eh, kala mo siya na yung boss. Diba? Kumbaga yung tipong, ikaw yung boss, pero ako yung batas. Yan, may mga ganyan. So, basher alert, kung tatamaan man kayo, pasensya na kung sino man yung tamaan dyan. At kung sino nakaka-relate, comment na down below kung meron kayo patrabahong ganyan na pumatol sa boss para lang magtagal. At pumatol sa boss para lang mautusan kung lahat ng empleyado. Kahit ultimo ha, yung pangalawa dun sa boss, yung sumunod sa boss, di ba boss? Tapos yung sumunod, inuutusan yun. Paano siya yung papaboran ng boss. So, itong boss na to, talagang wala nang natirang hiya sa mukha. No, yung nag-aral ka ng 5 taon, kumuha ka ng magandang kurso, meron ka lisensya, boss ka, diba? So, tapos papatod ka sa isang yun. Ayoko na rin nagsalita. So, nakaka-degree, kakawalan ng respeto. No, so sa mga mayroong ganitong uri ng boss, eh, huwag nyo na lang din sigurong pansinin. No?
yung respeto niya na lang sa kanya is bilang boss ko siya. Pero yung respeto bilang tao is sarilinin niyo na lang yun. At kung ano, murahin niyo na lang kapag nakatalikod siya. So, alam ko marami nakaka-relate dito. So, yung mga katrabaho niyo na ganito, wala. Wala, wala akong masasabi. Kundi, ganun nila gusto mabuhay, kaya pagbigyan natin na. So, darating at darating din ang mga karma ng mga buwakan ng verse na yun. No? So, kung ako sa inyo, do your job well and work hard for yourself. Pabayaan sila kung ganun na. As long as di ka nila pinapakailaman at na-affect ang trabaho mo, go for that. Okay? And John, yung next natin sa mga uri ng mga boss is yung tinatawag kong internet. Internet. Ito yung mga uri ng boss na kala mo may phobia sa mga under niya. No, no? So, ito, yung mga boss na to, yung tipong andyan ka na. Magkatabi na lang kayo halos. No, ang pagitan lang ng lamesa nyo yung mga tatlong metro. O, limang lakad. Yan. Tapos hindi ka pakakausap. Yung dalawa na lang kayo sa kwarto. Hindi ka pakakausap. Kung may iuutos yan, i-email na lang sa'yo. At malupit pa dyan, hindi pa chat. I-mail. Tapos, ito pa, hindi ko alam kung anong sakit ng mga boss na ganito. Ang gagawin, no, dalawa kayong pinamataas eh. Ha? Hahanap pa yan ng ibang tao para siya ang magsabi sa'yo ng gusto niya sabihin. Yung tipong aabalahin niya pa yung ibang tao para nasabihin sa'yo na gusto ko niyang utusan. Diba? Diba parang nakakalukoy mo ng ganyan boss eh. Yung mga ganyan boss na nakakabulis. Diba? Yung tipong pwede ka naman diretsa yung kausapin. Yung boss naman siya. Ikaw naman yung boss. Siya naman yung boss. Diba? Ikaw, ano ka ba naman? Empleyado ka. Diba? Hindi ka pa kakausapin. Mag-i-internet pa. Through email. Tapos, through, ano pa ba? Cellphone. Yan. Minsan, ang gagawin pa yan, uuwi. Lalabas na. Mag-i-stay doon sa labas ng kumpanya. Titigil, tatawag sa'yo. May concern pala siya. Hindi ko alam kung anong problema ng mga ganitong boss na ayaw kumausap ng mga empleyado. Bakit nakagating ka ba yan? Hindi naman, di ba? Hmm? Mas mataas kayo kung may pinakamataas na yun sa kumpanya ngayon. Yung doon sa site na yun eh. O, di ba? Tapos nahihiya ka. Kung nahihiya o natatakot o ewan ko kung ayaw lang talaga niya makipag-usap kung meron siyang issue. Pero sa mga boss na ganito, kung may issue kayo doon sa empleyado, saan tabi niyo yun? Diba? Kung meron kayong problema doon sa tao, huwag mong idama yung trabaho. No, hirap sa inyo. Perfect boss kayo. Yung pa mga pride kayo. Yan ang mga problema. Sa mga matataas na tao, hindi na lumuyo ko. Puro na lang pati na, wala naman nararating. So, sa mga empleyado katulad ko na may ganitong boss, kaya ano lang siya, for as long as hindi na gagalaw ang sahod nyo, at kung magka-problema, siya rin naman lang puputukan nyo. No, so, yun, work as long as you can. As long as you can, at kung hindi na matanggap, eh, bahala na kayo. Anong discarding lang. Okay? Okay. And yun, yung next natin sa mga uri ng mga boss ay yung tinatawag ko dagdag bawas. Yan, dagdag bawas. I'm sure meron at meron ng mga ganitong boss na nag-exist. Ito yung mga uri ng boss na halimbawa, mayroong isang incident. Ikaw yung nandun.
sino yung magpapakwento sa inyo kung ano yung nangyari, kung ano yung nangyari. Mga papareport sa inyo. Tapos, bla bla bla, oo, sige, sige, ganyan yan. Tapos, pagdating na magre-report mo sila sa mas mataas sa kanya, no, ang gagawin yan, kapag hindi pabor sa kanya, babawasan niya ngayon yung kwento yung binigay mo. No? Kapag pabor sa kanya, dadagdag niya. Kesya mo ganito, ganyan. Ano po namin? Bali, ano na po namin? Ginawa na po namin ang pag yung tipong may namin natin. Yung palagi siyang kasama, kahit wala naman siyang ginawa. Diba? Tapos tinatanong mo kung anong desisyon ang dapat gawin, hindi naman sumasagot. Diba? Yung tipong nandun sa sitwasyon, tatawagan mo ngayon, siyempre boss siya, diba? Siyempre, anytime dapat tawagan yung boss. Hindi sasagot. Itetext mo, hindi magre-reply. Tatawagan mo ngayon yung asawa. Isang kung asawa tinatawagan, hindi rin sasagot yung asawa. Ewan ko kung hindi nangawa. Pagkatapos, pag ikaw na yung nag-design at nagkaroon ng problema, ikaw ngayon ang sisisihin. Babawasan niya ng hindi niya babawasan niya yung detalye na hindi siya sumagot sa mga tawag. Ganon. O dadagdagan niya na tumawag siya kahit hindi naman. Diba? Tapos, hindi naman siya nag-instruct ng ganon. So, parang nilalaglag ka. Hindi, nilalaglag ka talaga. May mga boss na ganito eh. Yung talagang ayaw mo kasama yung pangalan nila. Kaya nakaka-bullshit talaga yung mga ganitong boss. Kaya kung ako sa inyo mga president, no? Huwag kayong basta maniniwala sa mga managers nyo. Kasi ang problema sa mga yung pinakamayari ng lupa nila, naniniwala sila kagad dun sa mga managers, ganyan, kung sino yung pinakamataas na parang pala nang tama. Samantalang sino ba yung nandun sa sitwasyon? Di ba, mga technician, yan, yung mga kung supervisor, kung sino yung nandun? Yun ang dapat tinatanong ng mga may-ari ng kumpanya. Kasi yung mga managers, may dagdag bawas na yun. Kumbaga, tinanggal na nila yung nakasama sa kanila, binawasan na nila yung nakasama sa kanila, dinagdagan na nila ng nakabuti sa kanila. Yung tipong save na save yung pangalan nila kahit wala sila dito. So, sa mga empleyado na ganito yung boss, kung ako sa inyo, kapag nandun kayo sa sitwasyon, mag-video kayo, o kaya i-record nyo lahat ng mga pinagsasabi nyo. Alam ko ngayon sa mga cellphone, may mga beat pag tumatawag. O kaya magte-text kayo, huwag kayo magbubura ng mga ebidensya. Yan ang pinaka-importante, ebidensya. So, para pag nilaglag kayo ng boss nyo, eh meron kayong panlaban. At huwag kayong matatakot nilaglag yung boss. Kasi meron at meron mga may-ari ng kumpanya na naniniwala sa tama at totoo kaysa sa mga boss. Diba? So, kung gusto nyo ng marangal na buhay, huwag kayong matatakot sa mga boss kung buwaka numbers na dagdagbawas na yun. Mga pangalan ng nilang pinapabangon. Okay? Okay. And yun. Thanks for watching for today's video. So, I know, right? Na meron nakarelief dito at inalabas ko lang yung aking mga saloobin. Dahil yung marami dito mga na-experience ko ng boss. At kung mapanood dito, bahala na kayo kung makarelief kayo, kung alam niyo yung mga pinagsasabi ko. So, sa mga empleyado na katulad ko, na may mga boss na sa mga nabanggit ko, for as long as ginagawa niyo yung trabaho niyo, walang problema yan. Yung mga boss na yan, kasi tumetechnic lang yan para mapalaki yung budget nila. Para pagdating ng Pasko, bagong taon, malaki yung makukuha nilang bonus, ganyan, o kung ano pa man. So, kung ako sa inyo, tsaga-tsaga lang kayo at palagi kayong magtatago ng ebidensya. Para kapag nagkalaglagan, bahala na sila kung paano nila dito sa kate ang makalusot. Pero sigurado, bobombay kayo ng bobombay kapag tinatablo mo sila. So, huwag kayong matatakot.
aral kayo ng mabuti. Nakuha niyo yung trabaho na yun. Tapos, magpapadala lang kayo sa mga boss na ganyan. Diba? Dami dyan. Maraming trabaho dyan. Mahirap na mga hanap, pero makakahanap kayo at makakahanap ng trabaho. Pabagay sa inyo. Okay? And, John, thanks for watching for today's video nga pala. So, huwag niyo nang kalimutan to like, share, and subscribe to my channel. And, follow nyo rin yung aking Facebook account na bagong-bago. Yan, nagpo-post ako dyan yung mga updates and kung ano mga binabala kong gawin sa buhay. So, yun. So, 3D Origami on going for the first 500 subscribers. And katatapos lang natin yung this challenge. So, ginagawa ko na yung reward. Ito, na-post ko na i-challenge ko yung Jabil. Para sa akin, English only please challenge. Ewan ko lang kung tatanggap nila, pero sana ma-reach out. So, sa mga kamandirigma dyan, spread the word. Yun, so follow nila sa Facebook. Daddy Cool World at Daddy Cool Fever. Yan, sa Facebook page. And yun, see you when I see you. So, subscribe to your channel. Bye-bye! Thank you.